Hello guys! Hello mga sis! Welcome back to my YouTube channel at welcome sa mga bago pa lang na nakakadalaw sa aking channel. So yun na nga guys, ako po pala si Manay Criselle, nagbabalik ang inyong lingkod na si Manay Criselle at yun, nasambit ko nga doon sa nakaraang vlog ko about doon sa vlog ko tungkol doon sa pag-review ko ng vitamin C serum. Nasambit ko doon na isi-share ko sa inyo sa susunod kong vlog kung ano yung gagamitin ko o ginagamit ko na para matanggal yung dito sa mukha ko, yung butlig-butlig na yan. Marami yan nung nakaraang vlog ko guys. Pero nagkamali ako kasi sabi ko warts yun. Pero nag-research ako, hindi pala siya warts. Ang tawag dito ay milia. Milia daw ang tawag dyan guys. So yun na nga. Kung gusto mong malaman kung ano yung ginagamit kong product, kaya natatanggal unti-unti yung mga yan, yung mga milia ko dyan sa mukha ko, ay tumutok na sa video na to at siguro din yung tapusin para malaman mo kung ano yung isi-share ko sa inyo na product na nakakatanggal sa aking milia. So yun na nga, bago tayo mag-start doon sa pinaka-topic natin na isi-share ko sa inyo yung produkto na yun na ginagamit ko, ay magbibigay muna ako sa inyo ng information tungkol sa milia. Sa mga hindi pa po nakakaalam, or siguro meron kayo nito, itong milia, tumutubo ito kahit saang lugar sa ating mukha guys. Tumutubo siya dito palibot sa mata natin. Actually meron ako dito isa, tumutubo yan dito, tapos kalimitan dito, pero akin dito sa may banda dito sa baba ng doon siya tumutubo sa akin, tapos dito ata, basta nagkakaroon ako niyan. So yun na nga, kung magtatanungin niyo kung bakit nagkakaroon ng milia, saan nagmumula ang milia, ito ay ito daw ay sa base sa aking pag-research guys. Yan, disclaimer nga lang pala, hindi naman ako professional dito, hindi ako dermatologist o wala akong kinalaman dyan sa mga expert na mapapaganda. Yan, isi-share ko lang sa inyo yung ginagamit kong product base sa aking experience guys ha. Baka ano-ano sabihin nyo dyan. Charot lang, base sa aking experience lang. So yun na nga guys, dahil nga nag-research nga ako, itong milia ay isa tong protein daw na natrap. So ito ay parang tawag dito whiteheads na hindi nakalabas kasi ayan, kung mapapansin nyo nga at napansin ko nga na wala siyang hindi kagaya ng tagyawat, wala siyang pag pinisil mo siyang ganyan, pag siya ay ipapalabasin mo, wala siyang butas guys. Ayan, pero dahil nga sa ginagamit kong produkto ay unti-unti siyang na parang nahihinog siya, na observe ko nahihinog siya at yun nga, nagkakaroon na siya ng butas pag nahinog na at pag inano ko siya tiniris, yun lumalabas yung whiteheads na hinog, matigas na, higing brown nga siya. So yun, whitehead siya na natrap guys, protein daw ang tawag doon na natrap. Ayan. Tapos yung mga treatment naman para matanggal yung milia nga. Ayan, isang produkto guys na mayroong siya, tretinoin. Ayan. Kung yun ang tama ang pagkabigas ko, nakita ko siya dito sa Maxipil. So doon sa nakaraan kong vlog about sa vitamin C serum. Yun, dahil nga nag-isip ako at nag-research ako kung ano makakatanggal sa dito sa butlig-butlig ko na tinatawag na dito sa atin sa Tagalog na bigas, ano to, bigas-bigas daw ba yun. Ayan, naghanap ako ng produkto may tretinoid, ayan, at nakita ko sa Maxipil. So tinigil ko muna yung paggamit ko nung serum, so para matanggal lang yung milia ko, tinigil ko muna yung paggamit ko ng serum, itutuloy ko na lang siya after kung magamit ng Maxipil. So yun ang epekto naman, maganda naman yung epekto ng Maxipil, pero may mga epekto siya na hindi ko nagustuhan at pag-uusapan naman natin yan sa sunod kong vlog. Itatopic ko yan kung ano yung mga hindi ko gusto
na nangyari sa akin sa paggamit ko nitong Maxibil. Pero yung pinaka gusto ko, dahil nga natanggal yung unti-unting natatanggal yung mga milya ko guys sa mukha. Ayan, ito yung ginamit ko. Ayan. Maxibil number 2. So maganda siya. Na ayan, medyo mayos yung mukha ko dahil dito sa Maxibil, kasi hindi naman pwede na dito ko lang siya sa part na may milya ilagay. So dapat buong mukha. Buong mukha ko siya ilagay. Ayun, nag-ano siya guys, naghinog mga siguro mga 1 week ako naglagay. Yung dito may ano ko dito niyan, meron dito. Nahinog sila guys. Dito pa meron ako dito. Nahihinog siya, parang lumalabas siya, nagiging puti talaga siya sa labas. Tapos pag hinog na hinog na siya, magkakaroon siya ng parang butas. Tapos tsaka ko na lang siya ayan, titirisin, at lumalabas talaga siya yung whiteheads na matigas na kulay brown na nga siya, dahil nga siguro sa sobrang hinog niya. Yun, maganda pala itong tretinoin sa pagtanggal ng milya. Siguro kahit anong brand naman na may tretinoin, ang alam ko yung RDL mayroon. Basta yung may mga tretinoin na produkto, mas okay ata na makatanggal ng milya guys. Ayan, nawala siya dito. Kung makita nyo sa nakaraang kong vlog, marami siya dito. Ngayon konti na lang. Ayan, dalawa na lang siya ata, dalawa, apat, dalawa sa kabila, dalawa sa kabila. So yun na nga guys. Yun na nga, sana nagustuhan nyo at may natutunan kayo sa share ko ngayon tungkol sa para matanggal yung paano ko natatanggal yung milya ko sa mukha ko guys. So huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click nyo yung notification bell para ma-update kayo sa mga susunod ko pang video na i-upload sa mga na-experience kong produkto, sa mga beauty product or skincare sa katawan. I-share ko sa inyo guys. Mag-comment lang kayo sa baba kung ano yung gusto nyong i-share ko sa inyo guys. Yun. Ayan, maraming salamat sa pag-nood sa aking video ngayon. At sana may natutunan kayo. Please like, comment, share, and subscribe po. Maraming salamat. Bye-bye!